guys! Welcome back to my channel! Matagal-tagal ko nang hindi nagawa din ito. Marami na rin ako na-let go ng mga gamit. And syempre, kaya ako nag-let go dahil may mga gusto akong items na bilhin. So, nandito na tayo sa ating unboxing of my Hong Kong shopping haul! Saan tayo magsimula? Dito muna, sa Zara. Hindi talaga to sa akin. Para kay Rosie to. And ito, iba tong brand. Wala lang siyang paper bag kasi hindi uso sa ibang bansa ang paper bag kasi magpapabayad ka pa ng additional na fee kung gusto mo ng paper bag. So, ang ginawa ko noon, naka-tote bag lang ako. Ito ang bubble jacket from Balabala. Nakita ko lang siya sa mall, sa Ocean Terminal. And sobrang nakita na ako kasi tingnan nyo, ang cute-cute talaga. May picture si Rosie na suot-suot to. And super magagamit niya to. Pagka kunwari pumunta kami ng Baguio o kaya ng malamig na lugar, meron na siyang bubble jacket. Sa mga mommies na nagtatanong or sa mga daddies na nagtatanong kung anong size na ni Rosie or kung anong size ba ang mareko ko sa inyo kapag kakunwari nasa 10 months na ang baby nyo. Kasi 10 months na si Rosie, mag-11 months na siya. Honestly, sinasabi nila na, 6 to 12 months, o kaya 9 to 12 months, or dapat 12 months na yung bilhin mo. Ang totoo niyan, depende lang din talaga kung gaano kalaki yung baby niyo. And makikita naman sa mga pictures ni Rosie, medyo mahaba siyang bata. So ito, ang size nito ay 12 to 18 months, kahit wala pa siyang 12 months, para naman sulit ang paggastos ni mommy. So ayan, bubble jacket from Balabala, na meron siyang parang lavender flowers. Ayan siya. Purple flowers. Next naman, ito talagang galing lang sa Zara to. Carrot pants! Paper bag pants para kay Rosie. Actually, lahat ng binili ko ng damit, 12 to 18 months, para naman mahaba-haba niyang gamitin. Super lambot niya and ganito din ako manamit eh. So, tinutulad ko sa sarili ko yung pagdamit ng anak ko. Ayan. And next naman ay galing ng Zara din. Jacket din na beige. And nakita ko lang talaga siya sa display. Guys, pagka-Paris, ang cute-cute talaga. Feeling ko dito mauubos yung pera ko sa kakadamit kay Rosie. Tulad ng sabi ko kanina, 12 to 18 months din siya. Ang cute-cute niya, di ba? Okay din yan pag mag-out of the country. Next naman ay isang knit sweater. Cute, no? 12 to 18 months din. And syempre, di mawawala ang Kapares na leggings. Ayan. Excited na talaga ako na masuot niya to. But also, at the same time, hindi na rin nagiging mura ang damit ng babies, ha? Mahal na. Nagmamahal na yung mga damit ng baby. So, mga mommies and daddies, yung bibilhin yung damit sa mga anak ninyo, may allowance na. So kami, nag-usap kami ni Lou na dapat si Rosie, kahit 10 months pa lang siya, ang bibilhin lang namin mga damit sa kanya ay 12 months to 18 months. Kasi malaki nga siyang baby. So it really depends talaga sa size ng baby kung ano yung size ng damit na bibilhin nyo. Done na tayo sa mga damit niya. Itabi natin ito. Anong next natin? Ito, Dior. Ito ay para kay mommy. Hindi ko na na-unbox yung kay daddy kasi sinuot na ni daddy. Binilan ko si Lou ng mga bagong shirts kasi yun lang yung lambing niya. Gusto daw niya ng mga bagong sweaters at saka ng mga bagong pullovers. So bumili kami. Suot na siguro niya sa taping yun. Hindi ko na nakuha yung name nung sales associate na nag-asikaso sa akin sa Dior Skin. Sobrang bait niya kasi binigyan niya ako ng free na pouch and super dami na mga travel size na creams, moisturizer, na kung ano din yung binili ko na malaking size. So, ito yung laman nun. Ito siya. Dior Prestige Cream. Tapos, yung Dior Prestige na serum. And Dior Prestige na eye cream. Ito, matagal ko na itong ginamit eh. Sobrang tamad ko talaga sa skincare. Pero simula nung nag-hit ako ng 30 years old, tanggap ko na yung katotohanan na talagang nagda-dry na yung skin ko. At saka medyo na nafe-feel ko na, medyo nagka-crack na yung skin ko sa sobrang dryness. So, I invested sa super okay na skincare product na alam kong it'll last me ng ilang buwan. And ito talaga, maglalast ito sa akin, I think, half a year or more than half a year kasi malaki siya. And kailangan mo lang talaga gamitin konti lang talaga. Siguro mag-updated skincare routine dun ako, no? Pwede? Soon. Actually, hindi naman talaga kailangan na mahal ang skincare mo. Basta hiyang ka lang. And kung gusto nyo mag-splurge a bit, bakit? You deserve it. Your skin deserves it. Masana na kapag ka lagpas
30 ka na. Mag-31 na ako sa December 3. So, ayan ang ating skincare. Next naman, eto hindi ko talaga to binili. Gift to ni Mom's kay Rosie. Kasi parang nakita niya na bumili ako ng pair of shoes para kay Rosie, para sa birthday niya. Tapos sabi ni Momski, uy Jess, baka naman pwede maglambing ako. Kayo na yung pumili kung ano yung size ni Rosie, kung anong tingin mo mas magagamit niya ng matagal. Tapos binigyan niya ako ng pambili. Sobrang sweet ni Momski. Hi Momski! Thank you po sa kanyang birthday gift. Of course, from Baby Dior. Swerte talaga ng batang to. Sana all, no? Sana all talaga. So ayan, syempre ang dust bag. And, sandals from Baby Dior. Gold sandals. So cute, diba? Ang binili kong size is one size up. Ang size talaga ni Rosie ngayon ay 20. Tapos ito 21 to. Kasi feeling ko, mabilis siyang lalaki. And sayang din naman kung magagamit lang niya ng ilang buwan. And sandals ang pinili naming style para mas magamit niya ng matagal. So thank you, Momski, for Rosie's birthday gift. Really, really, really appreciate it. Sana all may Baby Dior sandals, no? Nung ako to, nako, medyas lang okay na. Okay. Next naman ay from Dior also. Ako ang bumili nito. Ito yung nakitang shoes ni Momski na sinabi niya sa akin na, Jess, bili ka ng isa pang pair para kay Rosie. Pinili ko to kasi ito yung shoes na gusto kong suotin niya sa first birthday niya na mangyayari in less than 2 months. Size 21 din yung binili ko. Tan-tan-tan! Ang cute, diba? Dusty pink yung color niya na may glitters. Sana all, diba? Sana all, sis! Nung nakita ko talaga siya ko, ah! Nako, super deserve talaga ni Rosie ang magkaroon ng shoes na maganda for her first birthday. Kasi minsan lang din naman yun. And malay nyo, girl ulit yung sunod naming baby. Meron siyang shoes na magagamit. Ay! Nagtago. Hey! Okay, next naman, ito. Nawala yung hilig ko sa bag eh. Hindi ko alam kung bakit. Simula nung nanganak ako, parang feeling ko last year marami akong ginastos kasi naglilihi lang ako. Mga hormones lang siguro yun. Tapos marami akong binili na bag. Tapos marami din akong nilet go as soon as nanganak ako. Parang sumama doon sa hormones yung hilig ko sa bag. So ngayon, nagbibuild ako ulit ng collection ko. And bumalik ako doon sa dati kong ugali na pinag-iisipan ko ng 1,000 times bago ako bumili. So yung bag na to, nakita ko to online. And super parang, uy, gandang-ganda ako. Ang ganda naman ng bag na yan. Parang pwede siyang maging makeup kit. And also at the same time, pwede din siyang maging parang formal or casual bag. So ayan, okay, buksan na natin. Nung balik ang love ko sa Louis Vuitton kasi hindi na ako nahilig sa mga maraming logo na bags. But this bag, parang natuwa ko kasi some may find it tacky. Pero ako, parang I feel like nandito yung true essence ng Louis Vuitton na yung monogram, classic monogram. And yung color niya na tan brown, yun talaga yung super gusto ko. Ang Louis Vuitton Vanity PM. Yun ang tawag daw dito. So ayan siya. Ganyan siya. Tulad ng sabi ko kanina, para siyang makeup kit. Kaya nga siya vanity kasi pwedeng maglagay ng mga toiletry stuff dito, pwedeng maglagay ng mga makeup dito. Tapos meron siyang strap, but hindi ko masyadong type yung strap niya kasi sa totoo lang, ayoko talaga ng chain straps kasi nabibigatan ako. And of course, meron akong baby. Pagkagamit-gamit ko to, feeling ko parang masasaktan siya. So, bumili ako ng hiwalay na leather strap, parating pa lang siya. Tapos meron din siyang ito. Meron siyang padlock. Yung bag. So, ipasok natin yan. Ay, andyan ang baby ko. Halika, halika! Mag-hi ka! Hi! Are you ready to sleep? Are you ready to sleep? Ah! Hala, hala, hala. Parang bulate. Parang bulate. You want to unbox also? Say hi, everybody! Uy, nag-hi ka! Good night! Yeah, yeah. Oh, careful. I love you! Sige. Ay, umalis.
Okay, I'll see you later. Bye-bye! I love you! I know. Okay. I'll see you later, okay? You read books mo na. Bye-bye! So, ayan. Ito na nga. Ganyan siya. So, ayan siya. Yan yung itsura niya. Meron siyang tag. Tapos, di ko na nilagay yung padlock niya. Ang price nito, not so bad. Kasi, maliit lang din siya. And, I feel like, di ba, parang super casual siya. At the same time, pwede mo din siyang magamit sa formal events. Siguro kasi nakakatulong din yung chain strap niya. So, ayan. Okay. Ay, meron pa pala isa dito sa loob. Bumili ako ng key holder. Hindi to lahat ng susi ng mga bagay-bagay namin. Naisipan ko bumili ng key holder kasi konting ano lang, story lang. Wala akong keychain nung time na yun. Tapos nasa akin yung susi ng vault namin. Tapos nalaglag siya sa kotse. Tapos di ko alam na nalaglag siya sa kotse. So talagang nandun kami sa point na magtatawag na sana kami ng magbubukas ng vault namin. Kasi hindi na talaga namin mahanap yung key. So sabi ko talaga kay Luis, naku, bibili na talaga ako ng key holder para nandun na sa isang lalagyan lahat ng keys namin. And in fairness sa Louis Vuitton, ang ganda ng mga small leather goods nila. Although this is not leather, this is canvas. Okay, dito tayo sa Jo Malone. Actually, isa lang naman ang nandito eh. Ito. So, ang scent naman na ito ay Peony and Blush Suede. Sobrang bango niya. And I can't describe yung scent. I just love it. Charot! Pero ano siya, light and sweet and floral. Of course, Peony, Blush. So, yun, mabango talaga siya. Okay, ito na ang pangmabigatang purchase natin. Last two na. Cartier. Okay. Love ko yung brand na Cartier. But only for watches. And I have one Cartier watch. It's the Tank Louis leather strap watch siya. And siguro sa mas nakakakilala sa aming dalawa ni Luis, mahilig talaga kami sa watches. Ang nag-influence sa akin bumili ng watch ay si Luis. So itong watch na to, oh alam niyo na ha, watch to. Itong watch na to, matagal ko na siyang inaay. Tapos matagal ko na rin siyang pinag-iipunan. Tulad nga ng sabi ko kanina, marami na akong na-let go ng mga gamit para lang makapag-rebuild ako ng collection ko. Ganun ako gumastos. Magle-let go ako, yung pera na yon, yun yung gagamitin ko pambili. Never ako hindi nagsisave kasi mahirap na. So ito, binili ko ito nung nasa Hong Kong kami. And na-appreciate ko si Zach sa Cartier Hong Kong sa may Elements Mall. Kasi wala talaga ito doon sa store nila. Pero pina-ship pa nila papunta doon sa store nila for me. Buti na lang, pumunta ako doon ng mga first 2 days namin sa Hong Kong. Tapos nung second to the last day namin, saka siya dumating. Tan-tan-tan, without further ado. Tan-tan! This is the Panthère de Cartier watch. It's in size small, rose gold metal with diamond bezel. Super love ko siya kasi never pa ako nagkaroon ng dress watch. Halos lahat ng watches ko masculine. And gusto ko naman magkaroon ng watch na yung hindi mabigat, maliit lang, classic, and also simple at the same time. Very classic, ladylike watch. It's very dainty, and kahit pa rose gold siya, it's still light. Lightweight pa rin siya, kasi maliit nga siya. Ano ko na to? Birthday gift, Christmas gift, New Year gift, Valentine's gift. Basta gift ko na siya sa sarili ko sa lahat ng okasyon. Pricing. I-google nyo na lang, guys. Ayoko na maalala yung presyo. Nababaliw ako pag naalala ko yung presyo. So, from the same brand, ang next naman ay hindi watch. Siyempre, bumili na ako ng watch. Ito, matagal ko na rin gusto talagang bumili. Kasi di ba uso ngayon ang ano, yung arm candy. Yung marami kang abubot sa kamay. And aminin ko, hindi talaga ako bracelet person. Hindi ako mahilig mag-bracelet. But ever since na natuto ako or nasanay ako magsuot ng watch, doon na ako nasanay din magsuot ng mga bracelets. First piece of jewelry ko to sa Cartier. Sige girl, i-justify mo pa. So ito ang tan-tan-tan, Just on Clue. Tama naman yung pagkasabi ko, I think ha. Google? Just on Clue. Yan ang pagsabi ng bracelet na to. Ayan siya. Tapos nagulat ako kasi first time ko mag-try nito.
nabibend pala siyang ganun para masuot. Ang pagsuot lang is, i-open mong ganun, tapos suot. So, ayan siya. Yan yung pair niya, ang Panther de Cartier watch, and of course, itong Justin Clune nail bracelet. Rose gold din siya and with diamonds. Pero 'di ba, pag suot mo siya, si Momski bumili din ng ganito for her birthday. So, ano kami, twinning kami, yellow gold naman yung sa kanya, sa akin rose gold. So, yun, ito yung biggest purchase ko actually nung nasa Hong Kong kami. Sobrang natuwa ko kasi meron sila nung size ko and nung kung ano talagang hinahanap kong watch. So, yun. So, that's it, guys. Ayan, na-unbox ko na lahat ng mga pinamili namin. I'm really, really happy na nagawa ko to ulit kasi super tagal na. I think 1 year na lagpas yung last unboxing ko. And I'm really grateful kasi nandito pa rin kayo to support me. And siguro, dadalasan ko na to ulit yung updated bag collection or top 5 most favorite luxury items. Kasi hindi naman din ako magpapanggap. Talagang, bumibili naman din talaga ako ng gusto ko. But, I make sure na nililet go ko yung mga dati or yung mga hindi ko na masyadong magamit para umiikot lang din yung pangbili. That's it, guys! I hope you enjoyed unboxing with me. See you again soon sa aking next unboxing vlog. Thank you for watching!